Hello mga bata! Welcome ulit sa ating Good News Club! Mga bata, nagustuhan niyo ba yung sayaw natin kanina? Napakasaya, di ba? Alam niyo ba sa sayaw natin na yun na Show Me Your Ways na kinanta natin yung nakaraan? Yan ang nagpapatunay na tayo ay nililid ng Panginoon sa dapat nating gagawin sa pakikinig ng kanyang salita, sa pagmememorize ng kanyang memory verse at pagsasayaw. Kaya sa oras na to, ako ay muling magtuturo sa inyo ng panibagong sayaw at panibagong awit. Kaya ready na ba kayo? Bago ang lahat ng yan, may tatanong si teacher. Nakaranas na ba kayo makakita ng isang rebulto? Ay, oo. Sa rebulto na yan, may iba-ibang relihiyon sa buong bansa. May iba-iba silang Diyos-Diyosan na kung saan sinusunod nila, sinasamba nila, at nananalangin sila dun. Pero itong mga rebulto na to ay may mata pero hindi nakakita, may bibig pero hindi nakakapagsalita. Dahil sila lamang ay isang kahoy o simento na sinasamba. At yun ay mali, mga bata. Pero sa atin, ang tinuturo natin dito sa Good News Club, si Jesus Christ ang pinapakilala natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus Christ ang Diyos na may mata pero nakakita, bibig at nakakapagsalita, tenga na nakakarinig sa ating mga panalangin. Kaya mga bata, si Jesus ay hindi lamang namatay sa krus. Siya ay nabuhay muli at yun ay isang paraan bakit tayo ay kumakanta sa Kanya. Dahil siya ay alive, siya ay buhay. Kaya sa oras na ito, ipapakilala ko ang awitin natin. Ang title nito ay Everybody, Everywhere. Sa oras na ito, aawitin ko muna. Pagkatapos, pag alam niyo na yung awitin, sasabayan niyo si Teacher Shena. Kaya ready na ba kayo? Okay, sabayan natin. Or kung alam niyo na yung tono, sasabayan niyo ako, okay? Tayo yung pumalakpak. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside, I want to jump with all my might. Saba! From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside, I want to dance with all my might. Chorus! Everybody everywhere, raise your hands up in the air to say Jesus. Jesus is alive, everybody. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Okay, mga bata, napakaganda ng awitin na ito, di ba? Sabi dito, Jesus is alive. Ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus ay totoong buhay. Maraming nakasaksi nito. Yung pag-akit niya papunta ng langit, nasaksihan to ng kanyang mga disipulo. At nangako ang Panginoon na kailanman ay hindi niya tayo papabayaan. Kaya naman hindi siya nanatili sa isang tomb or kabaong, kundi bumukas ito at siya'y nabuhay para tayo ay iligtas. At tandaan nyo lagi, ang Panginoon ay nakarinig ng ating mga panalangin. Tayo ay nananalangin, hindi sa mga rebulto, pero tayo nananalangin sa Panginoon na totoong buhay. At ito ay paraan din para i-share natin si Jesus Christ sa buong mundo. Sa Pilipinas man, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Korea, o kaya naman sa Europe, o kaya naman sa iba-ibang kontinente, sa buong mundo, kailangan nating i-share si Jesus Christ ay buhay sa pamamagitan ng ating panalangin. Kaya naman sa oras na ito, ang gagawin natin, mag-action tayo sa pamamagitan ng sayaw natin. Ipapakita natin na tayo ay napakasaya dahil meron tayong pag-asa. Hope! Meron tayong hope sa Panginoong Jesus dahil siya ay buhay. Kaya ready na ba kayo mga bata? So, isa-isayin natin ang ating action sa oras na ito. From the top of my head, lalagay natin ating mga kamay. From the top of my head. Very good! So, yun yung unang action. Way, way. Ipo-point natin yung fingers natin sa taas. Way, way down to my toes. Tapos point natin yung finger natin sa ating mga
paa. Okay? Isa pa, from the top of my head, way, way down to my toes. Tapos, lalagay natin yung ating mga kamay sa dibdib. I can keep it all inside. Ihawin natin yung katawan natin ganito. Okay, I can keep it all inside. Tapos, I want to dance. Ang gagawin natin, magda-dance tayo ng parang dance sa Russia. Ganito yung dance sa Russia. I can keep it all. I want to dance with all my heart. Okay? With all my might. Okay, with all my might. Sapa, 1, 2, 3, go. I want to dance with all my might. Tapos, sa ating chorus, ang gagawin natin mga bata, chorus, everybody everywhere, ihawin natin ganun yung ating kamay. Ganito. Ija-jump natin isa nating paa. Dito, okay? Everybody everywhere. Tapos, pag na-jump natin, raise your hand. Ang gagawin natin, raise your hands. Raise your hands up in the air. Okay? Isa pa? Raise your hands up in the air. Tuturo natin si Jesus. To see Jesus. Tapos pangalawang kamay. Jesus. Very good. Jesus is alive. Ang gagawin natin, mag-forward tayo. Jesus is alive. Okay? Isa pa? Jesus is alive. Okay, very good. So, uulitin lang natin yung mga bata. Kaya sa oras na ito, sa unang beses, ang gagawin natin, kakanta tayo ng with action. Tapos, sa pangalawang beses, hanggang sa dulo ng awitin na ito, mag-action lamang tayo para sa paghahanda natin sa salita ng Diyos. Kaya, awitin natin to at sumayaw tayo ng pagpupuri sa Panginoon at pakita natin na ang Panginoong Jesus ay buhay. Ready na ba kayo? Okay, very good! Tayo ay manalangin mga bata. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na kami ay muling kakanta para sa inyo, sasayaw para sa inyo, mag-aaral ng bagong memory verse at ng Bible story. Tulungan niyo po nawa ang mga teachers namin na magtuturo sa amin at tulungan niyo rin po nawa yung mga estudyante, kami mga estudyante na makikinig nito. Nawa po ay maintindihan namin ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, kumusta na kayo? Grabe, ang layo nang narating natin, di ba? Parang nung kailan lang pinag-aaralan natin yung sa Genesis. Ngayon, nandito na tayo kay Propeta.
Eliseo. Pero ngayon, marami na rin tayong mga memory verse na nasa ulo. Sana nararamdaan niyo po yung ibang mga memory verse, no? At sa oras na ito, meron akong ituturo sa inyo na bagong memory verse. Pero bago yun, tuturuan ko muna kayo ng pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan. Ano nga ba ang pangangailangan at ano nga ba ang kagustuhan? Mga bata, ang pangangailangan, ito yung mga bagay na kapag wala ang mga ito, maaring agad tayong mamatay o hindi tayong mabubuhay ng matagal. Pero ang kagustuhan, ito yung mga bagay na kahit wala naman tayo nito, pwede pa rin tayong mabuhay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para isipin kung ano nga ba yung mga pangangailangan ninyo at kagustuhan ninyo. Pero huwag ninyong sasabihin sa akin, huwag ninyong sasabihin sa mga katabi ninyo, okay? Okay, bibilangan ko kayo. Okay, mga bata, naisip na ba ninyo kung ano yung mga kagustuhan at pangangailangan ninyo? Okay, magaling mga bata. Sa tingin nyo ba nababasa ko o nalalaman ko yung nilalaman ng isip ninyo? Siyempre, hindi. Hindi ko malalaman ng mga bagay na iyon. Pero, mayroong nag-iisa na nakaalam ng lahat ng nilalaman ng isip ninyo. Malalaman natin kung sino siya sa memory verse natin ngayon na makikita sa ating Biblia. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng nakasulat rito ay totoo. Kaya dapat lamang na paniwalaan natin ito at sundin. At ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano hahanapin ang memory verse natin. Ang memory verse natin ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Sa Mateo chapter 6 verse 8. Okay mga bata. Nakikita ninyo sa screen ang memory verse natin ngayon. Pero babasahin ko muna rito sa aking Biblia. Pagkatapos ay sabay-sabay nating babasahin dito sa ating screen. Sinasabi rito sa Mateo chapter 6 verse 8, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Okay, ngayon mga bata, basahin naman natin ito sa ating screen. Mateo chapter 6 verse 8, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ngayon mga bata, nalaman na ba ninyo kung sino yung nag-iisa na nakaalam ng nilalaman ng isip ninyo? Tama, ang ating Ama na nasa langit. Alam niya, nababasa niya kung ano ang mga nilalaman at iniisip ninyo sa mga oras na ito. Ngayon, alamin naman natin ang ibig sabihin ng memory verse natin. Una, sabi dito, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang mga pangangailangan lang ba natin yung mga pagkain, damit, tirahan o inumin? Oo, mga pangangailangan natin yun. Pero hindi lamang ang mga iyon. Minsan may pangangailangan rin tayo sa ating mga emosyon. Halimbawa, ikaw ay malungkot. Nalalaman ng Diyos kung ano ang iyong kailangan para ikaw ay sumaya. Halimbawa, ikaw ay nagagalit. Nalalaman ng Diyos na kailangan mong maging kalmado para maintindihan mo kung ano yung kinakagalit mo. Minsan naman, hindi mo maintindihan ang nangyayari sa paligid mo. At alam ng Diyos na gano'n yung naramdaman mo. At alam niya na kailangan mo ng kapayapaan para maintindihan mo yung nangyayari sa paligid mo. Dahil makapangyarihan ang ating Diyos, nalalaman niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Okay, ang sabi sa kasunod, bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ibig sabihin, bago pa man tayo mag-pray, bago pa man tayo magsalita para sabihin sa Panginoon yung mga kailangan natin, alam na ito ng Diyos. Bakit? Kasi siya ay makapangyarihan. Okay, mga bata, dahil nalaman na natin ang ibig sabihin ng ating memory verse, i-re-recite ulit natin ha, basahin natin ulit. Mateo chapter 6 verse 8.
Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Kaya, para sa mga bata na hindi pa kilala si Jesus at hindi pa siya tinanggap bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, nais ipaalam ng Diyos sa inyo na ang pinakakailangan ninyo sa mga oras na ito ay ang Diyos na maging inyong Ama na nasa langit. Kapag ang Diyos ay ang inyong Ama na, kayo ay magiging anak na Niya. Pero paano kaya? Paano kaya ako magiging anak ng Diyos? Paano ko kaya magiging ama ang Diyos? Magiging ama natin ang Diyos kapag tinanggap natin si Jesucristo bilang ating tagapagligtas sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Diba si Jesus ay namatay doon sa krus? At dahil doon sa ginawa ni Jesus sa krus, ikaw ay naligtas na sa iyong mga kasalanan. At kapag ikaw ay naniwala at nagtiwala kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin ikaw ay maaari nang maging anak ng Diyos at ang Diyos na ang iyong Ama. At mamaya, kapag hindi pa ninyo ito maintindihan, sa Bible story natin, malalaman ninyo kung paano kayo magiging anak ng Diyos at kung paano ninyo siya magiging Ama. At para naman sa mga bata na kilala na si Jesus at tinanggap na siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nais na ipaalam sa inyo ng Diyos na mahal Niya kayo. Mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, nalalaman Niya yung mga pangangailangan mo. At napakayaman ng Diyos, kayang-kaya Niyang ibigay ang mga pangangailangan mo dahil mahal ka Niya at inaalagaan ka Niya. Naintindihan ba ninyo mga bata? Ngayon naman, may inihanda akong mga activity para masaulo ninyo ang memory verse natin ngayon. Kapag nagtaas ako ng isang daliri, ibig sabihin ay mahinang boses lamang ang gagamitin ninyo. Pero kapag dalawang daliri ang nakataas, ibig sabihin yung normal na boses ninyo. At kapag tatlong daliri ang nakataas, yung pinakamalakas na boses ninyo ang gagamitin. Okay, ano nakikita ninyo sa screen? Dalawang daliri ang nakataas. Kaya, ang gagamitin natin ay ang normal na boses natin. Sabi dito, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan. Okay, next, ilang kaya? Sabi ay, tatlo, ibig sabihin malakas na boses. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan. Anong next? Ilang daliri ang nakataas? Isa, ibig sabihin mahina na boses. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan. Okay, ngayon yung pangalawang bahagi naman ng memory verse natin. Ilang kayang daliri ang nakataas? Tatlo. Bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Okay, next. Mahinang boses. Bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Next. Normal na boses. Bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Okay, ngayon dahil nasa ulo na natin yung dalawang bahagi ng memory verse, i-recite natin ngayon ito. Mateo chapter 6 verse 8. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Okay? I-recite natin ulit pero mahina na lamang. Mateo chapter 6 verse 8. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Mga bata, hindi pa nung nakaraang buwan, pinag-celebrate natin yung Father's Day? Ano yung mga regalo na binigay niyo sa kanila? Siguro yung iba sa inyo nagbigay ng mga letters, o kaya naman, mga damit, o kaya kahit simpleng pagbati lang. Di ba mahal na mahal natin ang ating mga tatay dahil unang-una sa lahat sila ang nagpro-provide para sa ating pamilya. Nagtatrabaho sila, nagpapakapagod sila sa labas para sila ay kumita ng pera para meron tayong makain sa bahay, para meron pang magamit para sa iyong pag-aaral. Kaya naman mga bata, hindi ba napakahalaga ng isang tatay para sa isang pamilya? Pero alam niyo ba, sa storya natin ngayon, may isang
pamilya na nawalan ng isang tatay. At malungkot na malungkot sila. Hindi sinabi sa Bible kung ano ba ang kinamatay ng tatay na ito. Pero ipinakita sa Bible kung ano ang naging sitwasyon ng pamilya nila nung namatay ang kanilang tatay. At iyak nang iyak silang yung naiwang pamilya na ito. Bakit nga ba mga bata? Dahil isang araw, dumating ang nangongolekta ng utang. Dahil nga wala na ang kanilang tatay, ang kailangan nila, syempre, dahil wala na ang tatay nila, wala na nagtatrabaho, so nangutang sila ng nangutang ng pera. At dahil wala silang kakayahan para bayaran niyon, dumating yung mga taga-kolekta ng utang. At sinabi nila na kapag sa susunod na pagbalik nila, ay wala pa rin pera na maibigay ang nanay, ang gagawin nila, kukunin nila yung dalawang anak na lalaki nito at gagawing alipin. Ngayon mga bata, yung nanay, lungkot na lungkot. Siguro, iyak siya ng iyak habang naghahanap sa kanyang bahay kung ano ba yung pwede niyang ibigay bilang bayad doon sa pinag-utangan nila. At ang tanging nakita niya lang mga bata ay isang jar o isang bote ng olive oil. Ngayon, iyak siya ng iyak kasi saan ba makakarating? Diba? Kahit ibenta niya yun, napakaliit na halaga ang pwede niyang makuha mula dito. Hindi nito kayang bayaran ang napakalaking utang nila. Kaya ngayon, nung oras na yun, doon niya nakilala si Eliseo o Elisha. At nung nakita siya ni Elisha, tinanong siya, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? At alam niyo ba mga bata na sa oras na yun ay merong plano ang Panginoon kung bakit nakilala ni Eliseo si o yung nanay o yung balo na yun o widow na namatayan ng asawa. At mga bata, bakit kaya nangyari yun? So kagaya ng balo na ito o ng widow na ito, maraming mga pagkakataon na tayo rin ay nag-aalala, hindi ba? Minsan tayo ay umiiyak, lalo na kapag wala na tayong makain. Di ba sa bahay natin minsan, lalo pa ngayon na pandemic, ang daming mga nawalan ng trabaho. Wala tayong makain sa ating bahay. O di kaya naman, ano pa ba yung mga problema na pwede nating maranasan kapag o kaya naman yung pinag-aalala natin? Siguro, yung iba walang bahay. Yung iba siguro sa inyo, meron mang bahay, pero lalo ngayon, di ba, malapit na ang tag-ulan. Ulan ng ulan, at dahil hindi maayos yung bahay natin, minsan tumutulo yung tubig sa bubong, o di kaya naman, binabaha tayo. O di kaya naman, yung iba sa inyo, lalo sa mga estudyante dyan, di ba, ang pinaproblema natin ay mga modules o assignment na kailangan nating tapusin. Maraming mga bagay, mga bata na tayo, ay na kinatatakutan natin o di kaya naman ay nagpapa-worry sa atin. Pero lagi nating tandaan ang ating memory verse kanina. Naalala niyo ba yung memory verse natin kanina? Tama! Sige, sabay-sabay nating basahin. Mateo chapter 6 verse 8, sabi dito, dahil alam na ng kanyang ama kung ano ang kahilingan niya bago pa man niya ito hingin sa kanya. Ibig sabihin mga bata, kung meron man kayong kailangan ngayon, o kaya naman may mga bagay kayo na gustong hilingin, o meron kayong bagay na kailangan, gusto ng Diyos na kayo ay magdasal sa Kanya. At gusto niya na hingin nyo ito sa Kanya. Dahil kahit na alam niya na, na yun yung kailangan natin, pero gusto niya pa rin na marinig ang inyong panalangin. Kagaya na lamang na balo na yun mga bata. Siguro habang siya ay umiiyak, siya ay dasal ng dasal sa Panginoon. At bilang sagot sa kanyang dasal, ipinadala ng Diyos si Eliseo. Tama. At binigyan ni Eliseo ng paraan o binigyan niya ng instruction yung widow o yung balo na ito at sinabi niya na manghiram siya ng mga lalagyan mula sa kanyang mga kapitbahay. At pagkatapos nun, doon yung kanyang natitirang isang maliit na bote ng olive oil ay ibuhos niya o ilipat niya doon sa mga nahiram niyang lalagyan. At itong balo na ito, hindi niya naintindihan. Bakit kaya? Anong gagawin nila sa mga lalagyan?
Pero dahil siya ay nagtitiwala sa Diyos, sinunod niya ang sinabi ni Eliseo. Inutusan niya ang kanyang mga anak para manghiram doon sa kanilang mga kapitbahay. Siguro, pumunta sila doon sa mga kapitbahay at kumakatok sila. At siguro yung ibang mga kapitbahay nila nagbigay ng mga lalagyan. Pero malamang, meron din ng mga kapitbahay na hindi nagbigay ng mga lalagyan. Pero mga bata, kahit anong nangyari, dahil sa nangyari mga bata, dahil sinunod ng balo ang utos ni Eliseo, kaya naman, ginawa niya, inutusan niya ang kanyang mga anak. So mga bata, bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Bakit inutusan ni Eliseo ang balo na ito na manghiram ng mga lalagyan? Yun ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. Dahil sila ay mahal ng Diyos, ginamit ng Diyos si Eliseo para tulungan itong mag-anak na ito na nawalan ng tatay. At gaya ng pagmamahal ng Diyos sa mag-iina na ito, kayo rin ay mahal niya mga bata. Mahal na mahal niya kayo at nais na kayong makasama sa langit balang araw. Kaya lang, meron tayong problema. Dahil tayo ay makasalanan, kaya naman hindi tayo pwedeng pumunta sa langit. Dahil tayo ay pinanganak na merong makasalanang puso at maduming puso, kahit anong gawin natin mga bata, hindi natin o hindi tayo pwedeng umakyat sa langit at makasama ang Diyos. Dahil sabi nga sa Bible, tingnan nga natin, sabi sa Isaiah chapter 53 verse 2, sabi dito, 54 pala, so 59, sorry mga bata. Ulitin natin, sabi sa Isaiah 59 verse 2, sabi, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan natin mga bata, hindi na natin makakasama pa ang Diyos. Pero dahil, kaya nga nang sinabi ko sa inyo kanina, dahil kayo ay mahal na mahal ng Diyos, nagbigay siya ng paraan para malinis tayo at mapatawad tayo mula sa ating mga kasalanan. At iyon ay sa pamamagitan ng kanyang kaisang-isang anak o bugtong na anak na si Jesus. At sino ba si Jesus? Siya ang perpektong anak ng Diyos. Ibig sabihin, wala siyang nagawang kahit na anumang kasalanan. Pero upang tayo ay maligtas, anong ginawa niya? Inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus. Binigay niya ang kanyang buhay mga bata. Sabi nga sa Bible, sabi sa Colossians o taga-Colose, sabi dito, tingnan na natin, nababasa niyo na ba? Okay. So sabi dito, tayo lang natin. Okay, yan mga bata, nakita niyo na ba? Sabay-sabay nating basahin ha. Colossians chapter 3 verse 20, ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. So ibig sabihin mga bata, ikaw at ako ngayon ay naligtas dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Dahil binigay niya ang kanyang buhay, ngayon ikaw at ako ay pinatawad na sa ating mga kasalanan dahil tayo ay mahal ng Diyos. At gaya mga bata ng paraan o solusyon na binigay sa atin ng Diyos sa ating kasalanan, binigyan niya rin ng solusyon ang mag-iina na iyon para sila ay magkaroon ng solusyon sa kanilang problema. So pagkatapos mga bata, pagkatapos nilang manghiram ng mga lalagyan mula sa kanilang mga kapitbahay, pumasok sila sa kanilang bahay, sinirado nila ang pinto, sinirado nila ang bintana, at pagkatapos, sinunod nila ang utos ni Elisha. Nagsimula ang nanay na ipuhos yung natitirang olive oil doon sa mga lalagyan. Alam niyo ba ang nangyari mga bata? Napakaganda ng nangyari dahil habang binubuhos ng nanay yung olive oil doon sa jar, hindi yun nauubos. Kahit na
isa, dalawa, tatlo, apat na jar o apat na lalagyan, hindi pa rin nauubos yung olive oil na hawak nung nanay. At ngayon, nung oras na sinabi nung anak niya na, Nay, ito na po yung huli. Doon lamang tumigil yung pagtulo nung olive oil mula doon sa jar na hawak ng kanyang nanay. At mga bata, alam niyo ba lahat ng hiniram nilang lalagyan, lahat iyon ay nalagyan nila ng olive oil. At tuwang-tuwa itong ina na ito o itong nanay at siya ay pumunta kay Eliseo para ibalita ang nangyari. Masayang-masaya siya dahil alam niya na sa pamamagitan ng mga olive oil na iyon ay pwedeng o hindi na magiging alipin ang kanyang mga anak. Hindi lang niya mababayaran yung mga utang niya. Magkakaroon pa sila ng pera na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At kaya, gaya nun mga bata, ang ginawa ng nanay, pagkatapos niya magpasalamat kay Eliseo, ang ginawa nila kasama ng kanyang mga anak, kinuha nila yung mga olive oil at binenta nila iyon. At yung pera na nakuha nila doon, binayad nila doon sa mga nangongolekta ng utang. At yung natira naman mga bata, yun ay ginamit nila para, syempre, kailangan mag-aral, kailangan nilang kumain. Yun, yung perang natira, yun ang ginamit nila. Napakaganda mga bata, hindi ba? Nakita natin kung gaano pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa mga taong naniniwala sa kanya. Kaya naman, kayo rin mga bata, nais ng Diyos na kayo ay magtiwala sa Kanya, na kahit anuman yung problema na nararanasan nyo ngayon, lagi nyo tatandaan na ang Diyos ay handang tumulong sa inyo palagi. Ayos ba yun mga bata? O sige, tayo ngayon ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na binigay niyo sa amin. Salamat po sa kwento ng balo na ito at ng kanyang mga anak na ipinakita niyo, Panginoon, kung paano niyo alagaan ang mga taong nagtitiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami na gaya nila ay magtiwala rin po kami sa inyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.